vibrate, vibrate talaga, no? Vibrate yung ano, sa 3000, vibrate yung makina, ibig sabihin yung crankshaft tsaka yung ano, nagmamahawak yung ano, sa loob, walang aircon pa to. So, yan, yan ang problema natin, guys. So, nanginginig yung makina at RPM ng ano. Ayun. 1.8 na. 1.5. 1.8. So, naka-recover na guys kanina, 4,000. So, ngayon, ayan na siya, after niya. So, balik siya sa standard, idle, 900. So, apakan natin. Yan na, 1.5. Ngayon guys, gandang araw. So ang gagawin natin ngayon, magtitrip tayo ng Toyota Fortuner 3040. So tingnan natin yung RPM kung ano yung problema. So nag-change oil lang ako kanina, hindi ko lang na-videoan. So ang gagawin natin, kunin natin yung RPM niya. So ito yung before, pakinggan niya mabuti yung ano, pakinggan niya mabuti yung under ng engine tsaka yung RPM. Vibrate talaga, no? Vibrate yung ano, sa 3000, vibrate yung makina, ibig sabihin yung crankshaft tsaka yung ano, nagmamahawak yung ano, sa loob, walang aircon pa to. So yan, yan ang problema natin guys. So, nanginginig yung makina at RPM ng ano, 3500. So talagang loss bore siya, loss compression. So tara, tingnan nyo natin kung ano pwede maitulong ni Hado gamit natin yung smart na Hado Smart Nano Technology. So tara, treat natin. Samahan nyo ako. So ngayon guys, after change oil, so kulog tayo ng treatment. So gulog natin yung industrial na 500 ml na AMC. Concentrate to guys, 100% concentrate. So ang gagawin niya, lahat ng internal parts, lahat ng bakal din sa loob, crankshaft, may valve train, connect ng bearing, mingle bearing. So ang gagawin niya, ikukot niya ng ceramics, ikukurom ng ceramics, and then lahat ng gas, tatanggalin niya yun. So yung piston ring mo, dudukutin niya yun. So 5 to 10 minutes lang ang gagawin natin ang treatment. So iyan yung gina-shake niya, iyan na yung ano, iyan na yung AMC. So tamahan niyo ko, hihigulog ito. So anong gagawin niyo una, i-shake niyo lang muna mabuti. Ayan. So ang model natin si Pastor Eugene. Ayan. Ayan, hulugin natin. So, sa mga nagtatanong sa akin online, ganito na po siya kasimple. Hulugin na po sa makina yung 500 ml ANC. So, ano to? Toyota Fortuner D4D. Less compression, low power. So, yun ang problema niya. Okay, yan. Sakto sa ito, sir, ba? Kasi bagong change oil. Dugi-dugi, gini ma. Ito ka namin ko kaysa change, I mean, lagay, bago change, so sayang, kayo. Sayang, oy, labay mo din yung mga kuwan. Ito sila sayang to, sayang. Change lang ito. Ito, kayo na yung mga na-inform. Oo. So, ngayon guys, magbubulog tayo sa fuel wheel side. So, yan. Toyota Fortuner. So, Toyota D40. So, ang engine nito. So, ang iuulog natin, apat na fuel wheel diesel, extreme economy. So, ang isa nito, nasa ako na naman, mura lang naman ito, nagka 50 ang isang rote. So yan, apat na ganyan po ang iulog natin para makarecover doon sa carbon deposit, matanggal niya yun. Tapos yung valve set, matanggal niya yung sa gitset doon, magkaroon ng compression, magkaroon ng setting. And then yung piston ring, first ring, tsaka second ring, dudukutin niya yun, tatanggalin niya yung carbon na nakadikit doon sa piston kanal. And then yung liner naman na gas-gas na trabaho niya, papakikinisin niya yun. Ang gamit natin, ito lang yung mga apat na bote. 200 ml lang isang laman ng isang bote. So yun, ano na siya kasimple. Iulog mo lang yun, ayun o, tatlo. Tapos isa, apat. So ngayon, after niya iulog natin, i-handle na. Hina natin kung ano yung waiting na i-ampag ni Adam. So hina natin yung aming coil up there. So kanina nakita niyo yung under ng makina, halos na umubong. Halos na nanginginig talaga yung makina sa 3000 RPM. T5 sir, no? Mukha na siya, no? T5, no? Mukurog siya, no? Para siyang mulamba siya ba, no? Mulamba? Ay, persa. O, dutang yun din mo. So yun ang sabi ng may-ari, kailangan talaga napakan talaga. Ito, isira kay kwarta, di naman siya kakon. Bayot kayo? Wala na siya kusog. Bayot siya.
Kasi siyempre no, dapat nakabundol dito. Oo, oh, nakatakbo ka ng 80. Oo. Oh. Ana. Sige nga lang alang kwarta. Oo. Atrasin kayo sa sirap. Sibunda ka na lang. Ano na lang po siya, kay gamay may makina. Oo, oh, gamay. So yan guys, hulog na natin. Hindi lang. Mamaya tingnan natin ang after. So ngayon after treatment tingnan natin ano mga gawin natin. Unang-una RPE muna natin siya. RPE muna natin ng mga 1,000 2,000 yan. 2,000 dahil ano to nasa 3,000 to 4,000 RPM bago magalit yung makina. And then meron siyang tinatawag na engine vibration, yung tinatawag din na crankshaft knocking. Kasi umahawak yung crankshaft doon sa conrod o main rod. So ibig sabihin mayroong gas-gas yung idle conrod bearing o main rod bearing. And then yung valve train niya medyo maingay. So marami siyang carbon deposit doon sa loob ng combustion chamber. So marami siyang sakit kumbaga sa ano. Kailangan ito siyang ICU. So try natin, hulugan natin ng treatment. So naka-idle ako. So i-revolution ko ngayon. So nasa 2.5 na siya guys. May lakas na siya. Ayun. 1.8 na. 1.5. 1.8. So naka-recover na guys kanina 4,000. So ngayon ayan na siya after niya. So balik siya sa standard idle 900. So apakan natin. Yan na 1.5. Narinig mo na yung galit niya. Narinig mo siya yung galit no? Tingnan mo yung RPA mo. Tingnan mo. Ayan o. Responsive na siya o. Pitikin ko. Meron na siyang may bigat na siya. Ayan o. Partida 5 minutes pa lang. 5 minutes? Mag 10 na ba? Going 10. Ayan o. May galit na siya. 1.8. So i-maintain lang siya nang i-maintain. Check mo lang lagi yung oil. After 1,000 km, gamitan mo na ng black edition na atomic para totally maka-recover siya. Lagyan pa din ng full treatment. Yung pang valve seal tsaka yung stop leak para sa valve seal mo. Tsaka yung oil complex and then carbon 60. Wala na yan. So bad na problema mo. Lumilindol yung yung unit. Yung tulog niya kanina nasa mga 4,000 gapin Kailangan mo siyang gamitin. Gamitin mo lang. So, yun na siya guys. Naka-recover na siya agad on the spot. 1,000. Expansive na siya. Test drive natin. Tara, ikaw mag-drive para ikaw makaramdam. Sama ka pa, sir? Tara. So, track race, test drive natin ito guys. Ngayon guys, samahan mo kami mag-test drive kami. So sa kanya naramdaman na namin na may konting pagbabago. Meron na siyang compression na maglipingan. So what? So yan na, takbo na kami. Sa kanya medyo isimbot yung takbo namin. Medyo okay na siya no? Mag-aw pa lang. May pyersa na yung ano. Dati duot ni Chay bago mag ano. Bago ka maka ano. Sira mo. Sira ko ito. Dati pag ano minor ka. Action siya short good. Short siya ba? Kasi hindi mapalong siya. Kailangan mo ibabaan yun mag-logger ka. Kung mag-logger ka para hindi siya mahirapan. Sa mo taggabi. Lakas na siya. Kahit magkwarta ka, kaya niya kabulin yan. Kahit magkwarta ka. Kaya na yung kwarta niya, may sikat. May sikat siya eh. Kwarta ko niya. Kwarta niya. Kahit magkwarta ka, kahit medyo... Pati yung kwarta, umuna yun. Palong mo na. Bayot siya yun. Wala na yan. Kailangan mo mag third gear. So, yun yung result ng... Yan kasi yung resulta ng hado. Ginagawa niya, katong imong combustion chamber. I-recover niya talaga yan. I-maintain mo lang yung yellow. Every 60 liters ka, hulugan mo ng estimate mo lang 60 liters, hulugan mo ng isang bote para matanggal lahat ng carbon doon. Puno kasi ng carbon deposit yung combustion mo, yung piston. Iyan na niya lang na, ibuga niya lang. Ibuga rin niya, tunawan na ito niya. Ito ginapag, pag revolution nyo,
Bulwak, no? Aso, aso. Oh, bulwak kaya kaya ang carbon. Ano nangyari ka sa ako? Sa kanan? Hindi, kaya carbon naman to. Nagbuilong ka sa kanan. O niya, ang... Nagbuilong ka sa nabalaka ko to. Aso naman kayo ng sakinan ako. Di ba nangyari ka sa ako? Buhili ka siya kasi nasa compression nga sakto na. Musikma ka siya pa. Wala na ka siya. Gawas ang playma, no? O, gawas ang playma. Wala may lang gawasan na ang tambutso raman. Oh. No, gina ko di asa magadtong carbon niya gitunaw niya. Oh. Dito yan sa tambutso. Diyan na wala pa lang naka-apply sa ano, sa treatment. Revolution gitna to, di ba? Oh, oh, okay. Hindi kayo aso. Hindi kayo aso. Wala aso lang. Aso di kanay. Di mo kainin din na. Oh. Kasi nga na, hindi niya mailabas lahat kasi nga hina na siya magbuga ba. Ano? Subukan mo mag-kuan ng problema. Kailangan buhilog it. Ana good para mo makuto nimo hugaw. So mo na siyang kuan kalalabasan. So yun guys.